Dok, bakit kayo nag-a-assign ng doktor na hindi naman napapakinabangan? Tignan nyo yan, oh! May injury, nagjo-duty! Alisin nyo yan sa ER! Mag-assign kayo ng doktor na walang injury! Doktora Santos, nakakatatlo ka na. Kota ka na. Apo, kahit mahirap lang tayo, dapat alam mo ang halaga mo. Kung hindi na ito nakikita ng mga kasama mo, bakit ka pa makikisama sa kanila? Hanapin mo ang sarili mong sulok sa mundong ito. Hindi mo kailangan magtiis sa mga taong mababa ang tingin sa'yo at walang respeto. Para po sa ikatatahimik po ng lahat, hindi nyo na po kailangan isuspend. I resign. If you want to resign, then so be it. Isa lang ang patakaran ko sa buhay. Kapag umalis, wala nang balikan. Maybe you'd like to think about it until you're really sure. Maraming salamat po, Ma'am Giselle. Napakabait po ninyo. Pero buo na po yung desisyon ko. Maraming salamat po, Tita. Aamin na po ako. Kinaharap po ako ni Moira Tanyag para saktan yung kamay ni Doktora Annalyn Santos. Minit, kung kailangan niyo po ng testigo, titistigo po ako. Susuportahan ko po yung kaso niyo hanggang sa uli. Salamat sa pagmamalasakit mo kay Annalyn. Alam ko na mahirap kalabanin ng si Moira, pero ipagtatanggol ko ang anak ko. Moira Tanyag, ma'am, pwede po ba namin kayo maimbitahan sa presinto? Bakit? Kayo po ay kinasuhan ng serious physical injury ni Miss Lynette Santos. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya! Sa presinto na po kayo magpaliwanag, ma'am. Thank you, Doc Campos. Tita, si Mami dinampot ng mga polis. Ano? Dinampot ang Mami mo? Dito sa Apex? Yes, Tita. Dinamanda siya nung nanay ni Annalyn. Serious physical injury. Serious physical injury? May ebidensya ba sila? Hinaan akong tete si Tita Lynn na inaway nila si Mami dito eh. Tapos, ididemanda pa nila. Ang kapal naman ang mukha nilang magdemanda, puro baseless accusations lang naman yung tita. Dapat talaga hindi sumama si Mami sa mga polis eh. Do you already have a lawyer? Wala pa nga po, tita eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Don't worry, I have the best lawyer in town. Ipamumukha natin sa Lynette na yan na hindi basta-basta nasisindak ang mga tanya. Thank you, tita. Hindi mo pababayaan si Mami. Of course. We're family. Ah! Aha! Ah, sabi ko na nga ba ikaw? Ikaw ang may pakana sa pananakit sa kamay ni Annalyn! Hindi totoo yung sinasabi mo. Alam mo, Moira, ang dapat sa'yo makulong. Paulit-ulit mo na lang sinasaktan yung anak ko. Napakasama ng ugali mo. Bakit? Nasaan na yung ebidensya niyo? Puro kayo haka-haka eh. Hoy! Kumuda na yung inutusan mo. Kaya huwag ka na magpangangan, ano? Dahil timbog ka na! Alam mo, matanda ka. Matanda ka na nga, hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo. Puro kayong mapag-imbento eh. Hiyang-hiya ako sa kanya. Chang, Chang, tama na ko. Chip, si Totoy ho, ilabas yun na para maituro ito si Moira. Inilabas na ho ng abogado niya. Ano? Bakit yung pinakawalan? Kakasuhan pa namin siya. Eh, kami naman po ang kakasuhan ng illegal detention. Kasi wala pa namang demanda. Sir, teka muna. Eh, siya po yung testigo namin laban dito sa babaeng to eh. At saka umamin na po siya. Ang sabi po na inutusan lang siya ni Moira para saktan yung anak ko. Kaya nasaan na po siya? Isa pa ho yan. Wala raw ho kasi siyang alam sa mga sinasabi niyo. Napilitan lang daw siyang umamin kasi pinagbubugbog ng mga yan. Eh, sir, di naman po namin bubugbogin niyo kung hindi siya tumakbo eh. Ganun pa rin yun. Minugbog niyo pa rin eh. Boss, nasan si Totoy? Kailangan namin siyang makausap. Asan? Hindi ko na ho alam eh. Basta nilabas na siya ng abogado niya. Naku, eh talagang...
Oh, eh, paano ba yan? Wala kayong ebidensya, wala din kayong testigo. Oh, eh, paano? Ano, magsasampa ba kayo ng kaso? Ano, sige na. Ano na, game? Ay, nako, wasting time. Oh, paano? So, kung wala kayong ebidensya, wala kayong testigo, siguro pwede na rin akong umalis. Sinasayang nila yung oras ko. Kayo naman, sir, eh. Nagpapaniwala kayo sa mga taong to, eh. Mga pamilyang hudlom yan, eh. Na pinilit nila, binugbog, puwersa para aminin na ako daw ang nag-utos na pukpukin ang kamay ni Annalyn. Eh, wala naman dun yung lalaki. Oh my gosh. They will really do everything to make you look bad. Yes, but they failed. Pero kasuhan mo pa rin sila, Moira. Kasi kung makapag ako sa sila, kala mo may pruweba, eh wala naman palang ebidensya. To top it all, dito ka pa sa Apex in arresto. It's okay, Giselle. Mabait naman akong tao, eh. Kaya ko naman patawarin yung mga duka. Ang hindi ko matanggap is yung nag-resign si Annalyn. You should have terminated her. Hindi yung maipagmalaki pa niya na nag-resign siya. Kaya mo na, give it to her. Kung yun ang magpapaligaya sa kanya, then go. Hindi ko siya hahabulin. Besides, the best doctors are already here in Apex. And one of them is my pamangkin, Zoe. Thank you, Tita. I promise I'll do my best to make you proud of me. That's good. Talaga po? Galing kayo ng presinto? Nahanap na namin yung hold-upper. Ang problema, pinakawalan siya ng mga pulis. Eh, bakit yun naman kasi binugbog? Hindi naman po sana siya mabugbog kung hindi siya tumakbo eh. Ako man ang bugbugin, aba eh, aamin ako kahit hindi totoo. Hindi po, Chang. Sigurado po ako. Hindi po pwedeng magkamali. Siya po yung nag-hold up at pumukpok sa kamay ni Annalyn. Paano ka naman nakakasigurado? Eh, ang dilim-dilim kaya nun. May record na yung taong yun sa pulis eh. Wala na tayong magagawa. Nakalabas na yung tao eh. Hindi nga natin alam kung saan hahanapin yun. Sigurado ko, nagtatago na yun ngayon. Nakalusot na naman to si Ma'am Moira. Ilang beses na yun nakakatakas sa mga kasalanan niya. Sigurado ko, babalikan na naman niya si Annalyn sa trabaho. Hindi na po mangyayari yun. Dahil nag-resign na po ako sa Apex. Sigurado ka ba sa ginawa mo? Opo na eh. At wala na pong balikan yun. Ay, pero teka muna. Hindi naman kaya mukhang nagpatalo ka kay Zoe niya? Chang. Ay, sabagay. Okay na yun. Basta makaalis ka lang sa impyernong yun. Whew. Eh, anak. Anong plano mo? Tinatanong pa ba yun? Pwede siyempre. Dumiretso ka na sa East Ridge. Diba? Matagal mo silang may offer sa'yo eh. Oo nga anak, bakit? Bakit hindi mo subukan dun? Sigurado ako, mas maging tahimik yung buhay mo dun kasi wala si Ma'am Moira at si Zoe. Sigurado ako, mas makakilos ka ng maluwag dun. Tsaka, naiintindihan ka naman ng tatay mo. Tsaka wala naman siya rito para ipagtanggol ka eh. Magandang gabi po. Ay! Oh! Dr. Santos, magandang gabi. Doc Benitez, ano pong ginagawa niyo po dito? Doc, tamang-tama! Ay, teka muna, pupuha ko ng maiinom mo. Ay, huwag na po, huwag na po. Nagpunta lang po rito kasi nabalitaan ko na
nag-resign si Annalyn sa Apex. Doc Annalyn, kung tatanggapin mo yung offer ko, gagawin ko ang lahat para makapag-umpisa ka na. Sabihin mo lang. Oh my gosh, Mommy. Buti na lang nakalusot ka sa kaso kay Annalyn. Ano akala nila? Engot ako. Iniisip pa lang nila, ginawan ko na ng paraan. Hello? Hello, Ma'am Moira. Oh, ma'am, okay na. Nagawan ko na lang paraan, may labas si Totoy. Mabuti naman tinimbrehan mo ko na ako pala yung tinuturo niya nag-utos sa kanya. Walang problema, ma'am. Eh, basta ma'am, may asahan ako sa inyo, ha? Ako pa. Ibigay mo ulit sa akin yung account number mo, dodoblehin ko pa yung bayad ko sa'yo. Sige, ma'am. Sisend ko na lang ho. Sige. Mommy, may pagsabuatan ka sa polis? What you see is what you get. Dok, maraming salamat po sa offer po ninyo. Sobrang grateful po ako na na-appreciate niyo po ako bilang isang doktor. Pero Dok, pwede po bang huwag po muna ako mag-apply po dyan sa Eastridge? Kasi baka sabihin po ng Apex na wala po akong utang na loob sa kanila. Alam naman po natin na magkaribal po yung dalawang ospital na yan eh. Eh, maano naman kung sabihin nila yon? Eh, sila naman na may dahilan. At may kasalanan. Kaya wala ka na doon. Chang. Tanggapin mo na. Chang, hayaan mo po si Annalyn na magpasya. Eh, kung sa ngayon eh hindi pa handa si Annalyn na lumipat, eh, hayaan na po natin. Okay lang po yun. Sigurado naman ako kapag ready na siya, eh, tatanggapin niya yung offer ni Doc Benitez. Tama ang nanay mo, Dr. Santos. Naintindihan ko. Apex is not only a hospital for you. Walang problema. I respect your decision. Basta paghanda ka na, sabihin mo lang. Mauna na po ako, Dr. Santos. Mabuti naman, tinalaw mo kami. Eh, syempre, nami-miss ko kayo eh. May pagdas ng duty nyo, alilibre ko kayo. Sa'yo gusto? Wow. Ay, Dok, wag na. Mas lalo ka lang namin mamimiss pagkaganyan. Oo nga, Dok. Wag na, baka masanay kami. Lalo na ka lang mamiss. Wag na, okay lang kami. Kung ayaw nyo kami nalang ni Dok Yula. Ay, this is all ako. Ay, sinamat yung mababiro. Libre yan, hindi naman kami sama. O nga pala, Annalyn. Kailan ka magsisimula sa Eastridge? Diba may standing offer ka dun? Ay, hindi ko pa alam. Hindi ko pa kasi naisip yun eh. Ayun! Ayun si Doktora Annalyn. Pakipot. Dok, sa profesyon natin, hindi pwede yan. Paano mga duty? O babayarin natin? Hindi pwede yan, Dok. Alam ko naman yun. Pero kasi kakabigay ko lang naman ang resignation letter ko. Tapos inaayos ko pa yung clearance ko. Hindi po kasi yan manamadali. Nagtatanong lang naman. Bakit ko usakan na bigay? Tsaka libre mama KKB so, yun. So, tuloy pa pala yung offer na yun. I came here to wish you well. And, you know, I'm just concerned of your current situation. Bakit naman? Remember Dr. Capistrano? Diba, na-aksidente yung kamay niya nung naipit sa pintuan ng sasakyan? You know, after that accident, hindi na siya naging confident mag-opera. Nag-heal siya physically, pero hindi yung isip niya. And every time he performs an operation, he feels inadequate. Nanginginig yung mga kamay niya. So, ayun. Tuluyan na talaga siyang hindi ng doktor. So, anong point mo? There's a big possibility na maging ganun ka. Kaya huwag ka na maging doktor. Maging albularyo ka na lang. Total, bagay naman sa'yo eh. The youngest quack doctor in the Philippines.
Huwag ka nang lalapit sa mga taong hindi mo ka-level at all. Ako ang may-ari ng ospital na to, and I am head of admin. I can do whatever I want. Hindi ko po nakakalimutan na boss po namin kayo. Ang hindi tama yung sumasagot-sagot ka pa na akala mo magka-level tayo. Doktor ka lang. Ako ang Diyos dito. Maswerte ka lang. Genius ka. Kung hindi, I'm sure, janitor ka ngayon. I told you, we will never be friends again. Di ba sinabunutan kita? And you know what that means? It means that I hate you. To the bones, muscles, and cartilages. I'm just calling you out dahil napaka-epal mo. Zoe, wala akong ginagawang mali sa'yo. Alam mo, kahit wala akong ginagawa, nabibwisit pa rin ako sa'yo. As long as we're here in the same hospital, hindi tayo magiging okay. Naiintindihan mo? Kaya huwag ka nang maging doktor. Maging albularyo ka na lang. Total, bagay naman sa'yo eh. The youngest quack doctor in the Philippines. Zoe, patutunayan ko sa'yo magaling akong doktor. Good morning, everyone. Hindi ko napapatagalin pa ang announcement ko sa inyo. May papakilala ko sa inyo. Let's all welcome our new members. Resident of Rehab Department, Doctora Paula Gomez. Dr. Noel De Jesus. Let's also welcome our new consultant in GS Department and Head of Admin, Doctora Katie Enriquez. And lastly, ang matagal kong niligawan to join our team in Eastridge under Neurosurgery Department. Alam ko, kilala niyo siya. Excited tayo lahat. The youngest doctor in the Philippines. Let's all welcome Doctora Annalyn Santos. Si Annalyn. Baka walang utang na loob. So I heard. Well, I kind of have thought na dun nga siya lilipat sa Eastridge. But I thought that Annalyn had a little more class not to do it. Lalo na't alam niyang I have beef with Eastridge. Eh, sa dami na nga nang napirata ng Eastridge mula sa Apex, dun pa talaga siya pumunta? I think she's really trying to sever ties with the Tanyags.
alam na ba ito ng Lolo Pepe niya? Not yet. He needs to know kung anong kalokong ginagawa ni Annalyn. Tatawagan ko siya ngayon. Huwag mo kong unahan. Ako magsasabi sa papa ko. And I was just wondering nga eh, bakit ba yung East Ridge na yan? Halos lahat ng tao dito nire-recruit. What are you going to do? Well, I already scheduled a meeting with our CEO later today. Pupunta ka ng East Ridge? Sasama ako. What for? Mga away? No, of course. Gusto ko lang makita ko ano yung ginagawa ng competition natin at nakukuha nila yung mga tao natin. Fine. But I'm warning you, nandun si Annalyn. Hindi ka pa ba masaya na wala na dito sa Apex si Annalyn? Hindi ba yun naman ang gusto mo? For Zoe to finally shine at hindi rin siya masapawa ni Annalyn. Maraming salamat po. Balik na po tayo sa mga trabaho natin at sa mga stations natin. Eastridge Medical Hospital. I never imagined that the next time I get to work with you, it would be under a different hospital. Ako nga po, Doc. Akala ko po pagkatas po ng specialty boards ninyo, sa Apex pa rin kayo eh. Pero andito na po kayo ngayon, tapos head of admin pa. Well, nag-iba na ang ihip ng hangin. So, welcome to Eastridge, Dr. Santos. I look forward to the wonders that you will do within the walls of our OR. Hindi muna mag-OR si Dr. Santos. I heard. Kamusta na ba yung kamay mo? Magaling na po to, Doc. 4 weeks na rin naman po ito eh. Gusto lang natin makasiguro na she's at her best kapag sumalang ulit sa OR. Pero for now, magfo-focus muna si Dr. Santos sa PR ng East Ridge. Pero Doc, di ba for the meantime lang naman po yan? Babalik pa po ako ng OR. Oo naman. Habang nagpapagaling ka, you'll be working closely to Dr. Enriquez. Dahil siya yung ating hospital administrator. I am excited to work with you again, Dr. Santos. Sorry po, Doc. Na-miss ko lang po kasi si Doktor. Sige, okay lang. Nakakatuwa nga kayong tignan eh. Wala po yung pasyente, ma'am. Kaya pwede muna kayo mag-break. Sige, ma'am. Ingat po. Oy, yung patient dun sa bed number 6 ha, Q2 yung fluids noon. Kaya siguraduhin mo in 30 minutes mapalitan agad. Oh, hello okay. Po. Doktora Annalyn Santos? Kilala niyo po ako? Oo naman po, Dok. Ikaw yata ang youngest doctor in the Philippines. Dok, sinusundan ko po kayo sa social media. Idol na idol kayo ng anak ko tsaka ng mga pamangkin ko. Salamat po. Totoo po pala yung balita na dito na kayo nag-residency sa East Ridge. Masaya ko nga po na dito na po ako sa East Ridge eh. Kayo po pala si... Luningning Sandoval. Ate Ning na lang. Hello po, Ate Ning. Hello. Nurse Chris, Doc, with a K and a T. Hello po, Kuya Chris. Huwag ng kuya-kuya. Ano ka ba, nakakatanda naman. Tsura mo. Kuya ka naman talaga niyan. Uy, konti lang. Ay, nako, Doc, kung may kailangan kayo, sabihan niyo lang ako, ha? Huwag dito kay Nurse Chris. Naku, hindi mo maasahan yan. Kung may iniwala dyan, akong bahala sa'yo dito. Salamat po. Sa akin lang, Dok. Nice to meet you po. Papugi talaga to. Sakit na ulo ko. Salika na. Okay po. Ay. Sige ma'am, higa po. Miss Hazel Serrano po.
25 years old, female, chief complaint, headache. Ano pong nangyari sa inyo, ma'am? Nabagok po yung ulo ko sa banyo kahapon. Simula po nun, di na po nawala yung sakit na ulo ko. Nagsuka po ba? Opo. Dok, di ba neurosurge ka? Opo. Kayang-kaya mo nang tignan si ma'am. Uy, hindi nakasan si Doc Annalyn dito sa ER. Tsaka inuorient pala niya yung sarili niya dito sa Eastridge. Okay lang yan. Patients first, di ba, Doc? Sige pa. What are you trying to do? Kay Doktora Santos umiikot ang mundo ng mga bakulaw dito sa Apex. So, wala na siya. Wala na. Boring na. Bakulaw? You mean si Zoe? Mm-hmm. Si Moira. Yan po ba talaga siya kasungit? O sa akin lang siya ganyan kasungit kasi bago ko dito? Don't worry, Doc. Hindi ka special. Para sa lahat yung sungit niyan. I assure you na kay Doc Lindon, marami kang matututunan. He's one of the best dito sa Eastridge Hospital. Alam mo, sana talaga magising na si RJ. Nang sa ganun, masabi na niya sa atin kung ano pa talaga ang nangyari sa kanya. Wala ka namang ebidensya eh! Kasi yung inutusan mo, biglang nawala.